Okay. Good luck! Ito wala naman kami na gagawin yung best nyo. Peace to Mundo! Good luck, baby! There's a reason why si Coach Mickey is here because we have something to announce. Okay. So, are you ready? So, starting November, you will be appearing on ASAP twice a month. They're looking for a specifically boy group. What do you think? How do you feel about the songs? Are you confident that you can perform it perfectly? Yes. Sobrang nagulat po kami kasi syempre days pa lang po kami at that time and we're at the point na may kailangan pa kami patunayan. We were very nervous once they announced it. We only had a couple of weeks for the first ASAP performance and we prepared pretty hard. Here on ASAP for 2 episodes. Wow! One in November and one in December. Wow! Gusto po namin gamitin yung platform namin, hindi lang makapag-entertain, maka-inspire. So, yun po, nakabuo po kami ng fundraising event po and tinawag po namin siyang Bini Fishari Auction po. Lahat ng important na gamit namin, ito-trade namin siya kapalit ng money po. Nagkaroon din po kami ng Kumu Live po with us, Bini and Star and Academy Boys. And yung money po na may ipon namin sa auction na yon and sa mga Kumu live stream namin, pinadala po namin to sa Sagit Kapamilya po. And yung nalikom din po namin pera doon is binigay po namin sa mga nasalanta po ng bagyo. Thankful and grateful po kami na nakaipon po kami ng 125,000 po sa auction na yon and live stream po. At malaking achievement po yun for us kasi nakatulong kami kahit hindi kami lumalabas ng bahay. Kaya gusto po namin magawa din po ng ibang tao yun. Last day tayo ngayon mag-join with the Bini Girls. Use the hashtag Beneficiary Action. Yes, gamitin natin yan, guys. Magtulong-tulong tayo lahat. So we helped Bini under Beneficiary Action. We brought our own personal things that meant a lot to us, and we auctioned it up on the live. We joined live with Bini, and all of the proceeds would go to the people who were affected by the disaster. Ayun, aware kasi kami na maraming pwedeng sumunod sa amin and influence. Kahit sa simple pagsasayaw, pagkakanta, parang hindi na namin papalabasin yung pagkakataon ito na influensyahan pa sila sa mas maharap. Mas malaking bagay at mas importante na bagay kasi sa IBS-CBN yung family, ganun talaga yung goal ng mga tao. Like, tumulong ng mga tao na walang hindi ko. Pwede mong interact. Nawala sa 6 yung jello. It's hard. Guys, pagdapak nyo doon, yun lang. Kaya-kaya. Nagawa nyo na maraming beses to. Mas magagawa nyo. Okay? Pakita nyo kung ano yung pinaghirapan natin.
Pwede nyo na kung gano'n katagal. Kasi magigaling din. Okay? Alright? So yun, boys. It is proud na coach me, pamilya niya yung management at yung sarili. Kaya niya. May kasama pong girls and wala din po ako nung PBB performance, wala pa po ako nung sa Star Academy. Pero hindi naman may iwasan yung mga kabayo, nervous. Before performance, meron kami lagi yung prayer, then pep talk. Alam mo, kaya natin ito, tagal natin pinahirapan ito. And ayun lang, magsisigaw na kami, mag-a-appear na kami, magpapalaw na kami sa record. Mas nakakapagdulungan kami makapag-relax pa bago kami sumalang sa stage music. That's the best feeling. If you have that energy, you perform, you're enjoying it, and you know exactly you're reaching out to so many people who believe. Who's not believing in you yet, but we'll believe in you. Have fun. Nandamin yung stage. Enjoy it. 1, 2, 5. Follow the red. Siyempre, pandemic, so wala kaming audience. So, ang goal namin is ma-impress yung mga manonood sa amin na staff, na celebrities, at siyempre, yung mga big bosses. Sobrang saya namin kasi yung goal namin na ma-impress yung mga tao na manonood sa amin is nagawa namin. Thank you po. Very good. You deserve your ice cream. Thank you po. Super happy because I haven't gotten the adrenaline rush in a super long time. So on the stage, I went so crazy. Yung hard work, yung frustration na nararanasan namin sa training. Tapos may times po na medyo hindi nagkakasundo. Ang bayan? May times po na hindi nagkakasundo. Tapos syempre, mapaprustrate ka, may stress ka. Tapos parang nag-paid off yung hard work. Na binigay na. Kaya... Proud na proud ako sa lahat, growth ng bawat isa kasi nabitis ko lahat. Ayun, sobrang nakaka-overwhelm lalo na masaya lahat. Sobrang, as a leader, nakakatuwa yun na mabuti yung pakiramdam ng bawat isa. Proud na proud ako. So yung first overall experience namin sa first ASAP na performance namin, syempre grateful and sobrang overwhelming kasi first time namin makasama yung mga kapamilya artists. Ang lesson na natutunan namin doon is laging doing yung best namin sa lahat ng bagay. Yung pressure na sa amin talaga, but somehow kinain namin kasi we had each other, right? Yung mga ASAP family ang nagbigay ng first home sa amin and sila yung nagbigay ng opportunity ng platform to show our talents around the world. Thank you.
nag-upgrade sila. Linis nila. Kung ano yung pinapakita ng boys, ganun din kami. Hindi kami bababa doon sa standard na sinet ng boys. Yeah! 6, 7, 8. Dun. Hey, boy! Kasi pangit ang mukha ko dun. Sa ganun. Game. Let's watch out tayo sa weeds. Ano? Sabihin mo na, Dai, ngayon. Ano yung mga sobers? Kasi nga lang naman ko na-open na si Ate Aya. Hindi naman na sa mga bago yun. I care for you. Pero, basta mamaya na lang. Hindi. Oh, wait lang. Ano tayo? Pakalmahin niyo muna yung iyak niya para makapagsalasa siya. Hindi mo na sa ganyan, hindi tayo magkakayo. Dahil sa akin, then. Upuan na lang. Time na nag-shoot po kami ng dance practice video, and in the middle of shooting I broke down kasi there are really times na hindi mo mapipigilan sarili mo sa sobrang dami ng nangyayari and sa sobrang pagod mo na nababato lahat na mag-breakdown ka talaga. And buti na lang I was filled with people that time na ginabayan po ako, and they let me be in my own space and let me recover until nakapag-recover po ako. Punta na po kami niya sa stage para mag-rehearsal. Noong unang performance po namin sa ASAP, sobrang excited po kami, sobrang happy, and di kami makapaniwala, and at the same time, kinakabahan kasi yun nga po, first time namin sa ASAP stage. That motivation, and you are going to use it and perform. Coach! All believe in you. Don't doubt. Have fun. Sigurado kayo? Oh, right now, put it aside. If you're done, let it all out. But now, put it aside. Sobrang excited po kami nung kasi syempre yun po yung first performance namin sa ASAP and Coke, yung pre-debut pa namin na kanta. Ayun, nag-breakdown kami kasi feeling namin hindi namin nabigay yung best namin. Pero may mga ganun naman talagang instances sa pag-performer ka kasi kahit gaano pa ka-perfect yung practice mo sa bahay, pag sa araw na yun talaga na ipa-perform mo siya, may hindi maiiwasan talaga na magkakamali. Pero bumawi naman kami sa next performance namin. You have to
give your best for next time and kumuha ka ng lesson doon kasi part lang yun ang journey. And we also learned how to handle those situations professionally po. Ito yung huli po namin performance sa ASAP. It's truly an honor to perform on the stage on ASAP kasi not everyone gets a chance to do it. We appreciate it a lot. It was a good experience because we learned from it. Natutunan ko po na i-enjoy lang po yung moment but at the same time, you should also be focused po and calm the presence of mind. Have fun! Congrats! Sa mga first ASAP performances namin, mga first ASAP experiences namin, nakakuha na kami kagad ng mga supporters namin. Mga positive comments at mga positive feedbacks na binibigay nila sa amin. Sobrang kami na fired up. Alam mo yun, yung apoy sa puso namin mas lalo na bigyan. Sobrang nakatulong sa amin ito to keep us pushing forward and to keep pushing ourselves to our limits. Kaming girls naman po, super grateful po kami na sobrang dami po namin natanggap na mga guestings kahit pre-debut pa lang po namin that time. Kaya sobrang dami rin po namin mga natutunan na lesson like yung mga pagkakamali, marami po kaming mga lesson doon na kailangan po namin i-improve. And lahat po ng performances po namin, talagang pinaghihirapan po namin yan, talagang ginagawa po namin yung best po namin po. Actually, madami po kami inaaral na kanta and ako naman po personally, siguro po nasanay na po ako na palagi po kami may inaaral na kanta. Take lang po ng take para din po matuto and para din naman po sa amin po to. Parang in case of emergency, may backup po kami mga kanta. Practice will never betray you, ika nga nila. Kaya dapat practice pa lang 200% na yung binibigay mo. Kasi kapag sa performance, nandun yung kaba, syempre madaming tao manonood. So possible talaga and may tendency na mababawasan compared dun sa practice na energy mo. Kaya sa practice naman namin, we make sure na with or without coaches, ginagawa namin kapag may binibigay silang assignment, we still make sure na nagagawa namin siya ng maayos. Of course, nagiging responsible kami kahit ang dami nangyayari by time management and papasok din yung discipline na natutunan namin sa how many months of training namin. So no matter how hard we prepare or no matter how many times we rehearse a product or a performance, there's always gonna be unexpected stuff that's going to happen on stage. For example, yung talakalometro sa ASAP. Okay naman ako sa lahat. Jello, is it? Jelly lang part ko na yun. Jelly nung mamaya ako. Sakaling sabit ka, baka sabayin na lang kung tayo. Hindi naman kabawasan nyo. Hindi matakot. Basta mag-relax na tayo. Ang tagal-tagal na natin ginawa ito. Tagal-tagal na tayo ready para dito. 1, 2, 3, and bam! Sila rin namin ipakita na kaya rin namin kumanta habang sumasayaw. Ay, dati, pwede po ito yun. Malapit ako. Okay lang. Para, kasi while you're dancing, umaalok siya, right? So it will be steady. Medyo kinabahan ko ako kasi sumalapit na kami. Inialagay na po yung lapel. Natatakot ako, ba't parang nalalaglag? Inayos ni Kuya Odjaman yung lapel namin. Tapos nangungupo kami. Hindi na nalalaglag. Nung ako sumasayaw kami, napapansin ko na yung iba parang napipil yung energy nila na ano. Parang nag-aalangan sila. May naramdaman ako. Dumuduyan sa likod ko. Wala nang isipin ko nung una nung naisip ko na lapel na yon. Wala yan, bali wala na yan. Basta itutuloy ko yung step. Makikita niyo sa video, nandun ako lumigit. Ginanong ko sa kayo. Ako yung second na nalaglagan naman. Yung nakasuot sa ulo ko kasi masikip, pero gumaganon siya. Kasi nahihila. Ganon din siya akin kasi nahihila siya ng word. Parang may walkie-talkie ka dito. Hindi ko nagawa ito. Kasi binubulsa ako na sa likod. Tsaka yun na nagkasi siya, wala na yun. Wow! Yeah, diba? Professionalism. I was getting worried.
And then when the dance break came, I kicked, and then my butt pulled my pants down, and then the mic fell. So I was just pretending nothing happened. I was like smiling. Ano mo? Nilaglagan ko ako nung bago po mo. Yung kilometro after po ng dance break. Doon na po na pinilaglag yung lapel. Inaano po sa ako may nilagay. So sobrang natataranta po ako. So hindi ko na lang po siya nilagay. Tapos nag-switch na lang po ako. So ginawa ko na lang po dun hanggang dulo po. Hindi ko na. Isa pa, yung sa last dance break ng kilometro. As in, nararamdaman ko na yung pulikat dito. After namin mag-perform, naisip ko rin yung maganda ba yung pakinggan yung boses ko live, TV. Kasi hindi lang isa iniisip mo, as in marami. Isip mo yung kanta, yung facial expression, yung steps, yung blockings. Meaning ng song. Emotion talaga. Dapat genuine. Sabi ko sa sarili ko, okay ba napakita ko? Parang sobrang worried po talaga ako. Kailangan po mukhang professional pa rin. Pagdating po ang dressing room, dyan medyo na... medyo napaluhalan po ako. Medyo po kasi may mas okay po ako mapapakita. Even though you think you did not, I think you did more than your best. Aww. Because you held to it and pushed yourself, still not to give up and be there with the content for the people who are watching. Alam ko naman kaya po mas better, pero hindi mo po alam kailan po mangyayari mga accidents sa mga ganun. So, nagawa ko naman po yung best ko. So, happy naman po ako dun. And then, yung pinanood po namin sa replay, okay naman po pala. Overall naman, maganda yung performance namin kahit nalaglagan kami. Natuwa sila sa ginawa namin. Diretso pa rin kami sa pag-perform kahit anong mangyayari. Sabi nga po ng mga nanonood po dun live, maganda naman daw po yung nakita namin. So, sobrang tuwa po kami na na-appreciate po nila yung hard work namin. Yung pinaka-moment na ginawa namin, yung last step namin na ganito, wala. Parang paiyak na dapat ako. The light was shining from behind us. Our like wings were popping out in slow motion. Like, we're here. It was unreal. Nasa isip ko lang pagtapos mo parang, tignan nyo kami. Kita nyo yung tinatanaw namin. Ganun kalayo mararating namin. Oy! Kahit ang daming difficulties na yung nangyari sa performance, grabe, proud na proud ako sa bawat isa sa amin. Sabi nga sa kanta, abutin natin ang mga tala. Napipil ko sa sarili ko, tsaka sa grupo namin na aabutin talaga namin yung mga tala. Walang makapigil sa amin. Let's welcome Star Hot Academy Boys! It's showtime! Lapel again, part 2. So the ASAP lapel incident helped me handle the Showtime lapel incident better because the first performance, because it also fell off in the same part as ASAP's performance. So I checked the same time and I tried to lessen my training and how hard I would hit the moves so that the mics wouldn't fall off. Sobrang daming lessons and learnings na kada performance and unti-unti kaming nagkakaroon na experience para mas maging better performer pa sa future. After 9 nag-performance sa Showtime, diretso kami sa PBB House kasi doon kami mag-rehearse for a proud together with our sister group and cousin group. Beanie and M&M 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niready namin yung utak namin kasi eto nga yung time na nirush lang namin, like sobrang saglit namin inaral yung choreos. Kinakabahan pa kami, pero yung mindset namin dun is to focus and yung utak namin is nandun lang mismo sa ginagawa namin. Mag-rehearsals na po kami para po sa PBB kickoff and yes, see you! Naka-perform na din po kami sa ASAP and sa Showtime, so kahit papano, kumbaga na-build na din yung confidence namin. Mas na-practice pa po kami after that para mas maging maganda po yung performance namin for PBB and sobrang pinag- handaan din po namin siya kasi another milestone po ulit siya sa amin. Namin ang MNL48 po kasi nandiyan lang po siya sa kabilang part po. And yay! Excited na po kami.
will be opening performance ko. Yay! Wow. Parang dati na, ay last year, no? No, PBB Big Night po kami ni-launch ni Direk, like sa Taong Bahay na meron pong Star Hat Academy training sa Binubuo. Like, August 2019 po yun. So, more than a year na po. Okay. What? Excited din po kami na ma-meet po yung ibang K-pop groups like MNL48 and SHA Boy. Na-meet na po namin sila nung rehearsal po. Yes. Sobra! Ingay namin. Ang babait po nila. Ang cute-cute. Anak siya ang day. Kanina sobrang talagang nagpanik ako. Hirap na ako huminga talaga kasi parang ang dami nang nangyayari. Kaya nung nagtanong sila sa akin kung okay lang ba ako, bumuhos na yung buha ko. We will do a lot of shots bukas. Mamaya, a lot. I'm telling you. Every mistake, retake. You have to be on point. So it's up to you kung papagurin ninyo ang sarili ninyo. And you will mess up. That means we have to shoot more. Well, in the beginning, there were a lot of adjustments because also where will they look? But also at the same time with the blocking, para lang talaga for camera purposes maganda. Tapos tayo sa pangalawang run and we're waiting if we're gonna shoot again or we want to shoot again actually. I believe po we gave our best po kanina, like ngayon lang po kami ganito napahagod, like nag-dry po na lang muna ang inatay after performance. Sarap po sumayaw. We're done! Okay na rin po, sabi po ni Direk. So, I feel like naman po, kaya po siya nag-okay kasi satisfied na po siya. Hindi po kami mapapagod kung hindi po namin ginibigay best namin. And I'm so thankful kasi kinaya po namin. Learn from it. The others won't see the mistakes. We will always see it because we know. We will always say what's not good and how we can improve it, right? It's also important to understand what mistake you did, but also to shake it off and let it out and learn for the next time. Pero hindi siya ulit mangyari. Kaysa kim-kim. Kim-kim-kim-kim. Yeah. Don't dwell too much on it. Cool? Thank you po! Alam naman din po namin na every time we run, we always try to give our best. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat. No regrets po sa bawat performance kasi hindi po namin alam kung makakailang takes po ba kami, yeah, or baka mamaya isang take lang po ibigay sa amin. So talagang dapat one bigay shot, na po one lahat. Kill. So, malapit namin sa mana at tinutuluhan na kayo sa Mario sila, Magic King, sila Andre. We're ready. Ganito, live na. It's live. The performance was... It was fun. It was good. Sobrang saya nung bang performance as in. Bet kasi parang first time natin sa talaga na nag-collab tayo tatlong group. Kahit dito tayo nag-debut. Sobrang tinake po talaga namin opportunity na to para ma-prove namin na rising. Yes. I thought it was really empowering. Yeah. Inspiring. Masaya kami na isa tong event na mahihila namin pataas yung pipa. Patunay na hindi kami magkakalaban. So, saya kung kayo'y kapiling na sana pagsapit ng Pasko. Kayo'y naririto kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang pati para sa inyo sa araw ng Pasko. Grabe, paparating na yung holiday, Christmas, and it's the day we've been waiting for the whole year. Marami pong mga Christmas projects na we were lucky po dahil nakuha po kami dini na mag-perform po. Doon po talagang dinoble pa po namin yung effort namin kasi gusto na po namin makauwi at the same time gusto po namin bago po kami magpahinga. Maganda po yung mga performances na nalabas po namin. In December 2020 namin. Pinalulupag kami because it's been 1 year na hindi pa kami nakauwi. Because we miss our family and sila lang talaga nakapag-recharge ang mga puso namin. Ibigay ko rin ako yung best namin. Ayaw namin pakita yung mga lupot na nararamdaman namin sa lahat ng mga tao. Kasi that's what we do as performers. We have to make everyone smile and we have to inspire everyone.
Ngayon na yung araw na magsasign kami ng contract for Star Magic. Hindi ko lang mararamdaman ko, sobrang excited ako and grabe, sobrang wow. Star Magic yun, iba yun. Hi guys, so right now we're on the way to AGS for the contract signing. Super nervous but excited at the same time. This means a lot to me po kasi ever since bata pa ako, laking ABS na po talaga ako and pinapanood ko lang po to noon yung mga nagbibirma, tapos may red carpet, ganon. Tapos ngayon, eto, kasali na talaga kami. Parang, it's a dream come true for me. Wait, standby po kami for our shot signing. Red carpet. We're excited. Grabe. I'm excited. Hindi ko alam ba't kinakabahan ko ako na sobra. Parang, mas nakakababa to sa performance. Tsaka kinakabahan ako, baka pangit firma ko. Hindi ko magawa yung perfect na firma. Ako nang lalamig kamay ko. First time ko makahapak sa maglakad sa red carpet na ano, may ganap. Yung last na tap ako sa red carpet, tumulong ako sa tito ko mag-fold. Inikot. Halos lahat naman po kami. Kumabot ako sa point na yun nga, gusto na pong like, sumuko. Like, 2 years is not a joke po. Like, ang tagal po nun. So, actually, isang taon nga po, tagal na po. Just thinking na mag-2 years na po kami magkakasama. So, kaya, ano po, sobrang thankful po na ang dami na po namin na achieve. Isa po sa sobrang laki achievement po namin na itigip po namin hanggang sa pagkanda po namin. Thank you so much. Oh my God. Star Magic is known to produce, to hone, and to manage the brightest and the most talented stars in Philippine show business. And today we continue this legacy and tradition. I would like to present the first batch of artists joining the Star Magic family. Both groups have persevered through the most challenging circumstances. They are the embodiment of resilience despite their young age. As they prepare to conquer the world stage, let's welcome the newest P-pop girl group, Beanie, to the Star Magic family. Bubuksan po namin lahat yan. And thank you so much po for giving us po an opportunity po para po mapakita po yung sarili po namin po para sa inyo and maging door po para po spread po ang talento po ng Pinoy. And now I would like to introduce our second group that we will have their contract signing. May I call on the Star Hunt Academy Boys. Sa isip ko, Star Magic yun, parang isa yun sa pinapangarap namin, pinapangarap ng mga maraming kabataan. Sobrang na-overwhelm ako kasi kita mo sa mga mata ng mga boss na parang masaya sila na naging part kami, parang proud sila, ganun. And actually, nung nandun ako sa table, nung magsasign na ako, napapikit na lang ako sa sobrang, parang wow, Lord, grabe, ginawa mo to para sa amin. Kaya sobrang thankful, sobrang grateful ako doon sa nangyari sa amin. Kasi parang nan-notice na nila kami. Kaya sobrang saya. Hard work pays yes. off. Yes. Diba? Tinan nyo, 2 years ago, look at where you are right now. Diba? The first time I saw them, their video, I'm very impressed. Wow! Big achievement po for us, pero I believe na it would have been better if our family, relatives, or friends were there for us as we signed the contract. Pero it's fine kasi our achievements makes our families happy no matter how far they are. Hey! What's up? What's up?
upcoming EBS for the PTX event. Yes! Hindi lang yun, may graduation din kami mamaya. Yes. Saka kasama namin yung iba pang mga P-POP na grupo. Kaya P-POP Rise. P-POP Rise! PHP. HP, M&L, Baby Blue. Yep, yeah. So mag-aayos na kami. See you later. Bye-bye! Tago mo sa akin. Para yung mga batang babae! Thank you po! Thank you po! Pagod na yung mga leg mo kagad. Ay po! Ay, job lang! Able to meet those few P-pop girl group and boy group in the Philippines, and it was very fun, but we were able to feel that moment that we were all there together. It all starts with supporting each other, lalo na ngayon padami ng padami yung P-pop groups, and kung ganito yung mindset nating lahat ay hindi po malabo na maabot agad natin yung global stage. Graduation means that they've graduated from being trainees to becoming a rookie group. As they perform in ASAP twice a month, it was evident that the boys were ready as they kept on improving with each performance. So we felt that they were ready to graduate by that time. So yun ang nangyari sa graduation day namin as trainees, sobrang memorable na. Meron kami doon na-receive na diploma. After nun, meron kami mga na-receive na VTR sa aming mga parents, and yun yung nakapagpaluhan sa amin talaga. Hello, Jello! Congrats! Yay! Congratulations! Grabe, parang kailan lang. Nakaka-inspire, tsaka nakaka-bless. Nakaka-bless, sobra. Congrats din sa lahat ng boys. Pinagmamalaki kita dito sa mga kasamang ko. Sana ay huwag lalaki ang ulo mo sa mga taong sumusuporta sa iyo. At lagi kang mag-iingat kasama ng mga kagrupo mo. Miss na kayo. See you soon, anak. Love you. This is just a step closer to your dreams. Just keep moving and improving. At the same time, rest if you must, and don't forget to also take care of yourself.
Hi, Nate. Congratulations. I hope you're enjoying yourself, but also working hard. I'll always be your number one fan. I'm proud of you no matter what you're doing. And hopefully we'll see you really, really soon. I love you. Happy graduation, Nakira! Hi, Nat. Congratulations. Good luck sa mga susunod mo yung journey. Andito lang kami para sumuporta sa'yo. We love you. Happy graduations. Congrats! Love you! Pag-feeling sa part namin, lalo na may messages dun from our parents and nakakatuwa lang na kamasarap sa puso na makarinig pa. Lalo kami na na-inspired sa mga sinasabi nila, mas lalo kami na lalo napupush yung mga puso namin na mag-move forward pa talaga sa lahat ng ginagawa namin. Ako gusto ko lang kung mag-thank you sa support na binibigay niyo sa amin, syempre. Sobrang thank you. Miss na namin. Hindi po naging madaling journey po yung pagiging star. Hindi po naging madaling journey po yung experience mo namin kasi nahirapan po talaga kami everyday and nagbibigay na lang sa amin. So, gusto ko po mag-thank you kasi kung wala po kayo, wala po yung support ko. Hindi po ako makakatong po sa stage na to. The whole point of training this hard was to graduate and become what we are now, BGYO. And it's like a big milestone and you're on to the next level. You're in a new chapter of your life and you're going to struggle more and grow more. So, graduation is all about growth. Once again, we are the Star Academy Trainees. October to December marks the holiday season, and these are usually the busiest months. It came as a surprise to us when Direk Lauren said the both groups will be participating in the Christmas special for the year. The ABS-CBN Christmas special is a big deal to everybody as it is a gathering of all the biggest and the brightest stars of the network. Sobrang nalilito pa po ako since kaka-practice ko pa lang po kahapon tsaka nung isang araw, tas ngayon. So bale, hindi ko pa po talaga siya gamay kaya nahihirapan po ako kunin yung totoong tono. Namimiss ko na po yung family ko and gusto ko na umuwi. Lali na. Gusto ko nang matulog para para umuwi na. Tara! Hi, so we're rehearsing for a performance for the ABS-CBN Christmas special. Pagod po siya. Siyempre, nakaka-frustrate po siya na i-manage po lahat. Buti naman po, may mga taong gumagabay po sa amin. Yung time na naimbitahan kami sa isang Christmas special ng ABS and first time yun kaya sobrang tuwang-tuwa kami. Pero sobrang hirap niya din kasi ang daming mga back-to-back performances. Konting push na lang po. Bukas show natin sa isang araw. Uuwi na po kami. So, push lang.
boom, boom. Okay, meron siya. Sobrang mahihiluhin po talaga ako sa ilaw. So nahilo po ako, pero ininda ko po siya. Gumive up po yung katawan ko. So, kaka-frustrate, yung pressure nandun. Yun, yung mga nangyaring gano'n na nakita na namin si Ate Kul at si Mickey, na tumawag na sila ng medic. Even Direct Lauren, pumunta siya doon and yung ibang staff po, nandun po lahat sila to help us. Advice sa amin na umuwi muna kami ng pahinga. We use that time to not rehearse muna but to rest. Yung mindset namin, inayos na namin. And also, minotivate namin sarili namin. Kaya-kaya namin yan kasi we have each other and yung Vinny and then we're family as one together. Kaya-kaya namin. Mas ginawa ko po yung motivation po na no, kailangan ko talagang mag-perform. Like, kailangan po namin gawin kasi napapasaya po namin yung mga tawan. Kailangan ko mag-cover. Maghanap ng cover sa mata. Maliwanag po. May nahihilo po ako. So, pero kaya naman ito. Yes. Tingin mo kaya mo mapag-perform? Yes, of course. Kaya. Mawawala na ito mamaya. Mahihiya yung hilo. I'm feeling better na po and I'm excited to perform later and babawi po ako kasi po hindi po ako nakapag-rehearsal kahapon dahil marami po ang sumakit ang ulo at sumamang pakiramdam. Yo guys, nasa backstage na po kami and malapit na po kami mag-perform, so yun, kinakabahan po. Kayang-kaya namin ito kahit na grabe yung kaba ngayon kasi live ito. Tapos marami pa kami kasama mga big stars, so sobrang malaki ng pressure. Enjoy lang namin ito. Dami namin kasama. I like it. Yeah. Good. Bakit yung kumabay gilid? Please get the help, man. Good. Yeah. Naman yung struggle natin. Nakakapagod talaga yung ginagawa niya. Pero I mean, natutuwa ako dun sa push niya. And alam niyo, natutuloy niyo siya even though malayo tayo sa families natin. Tapos pinupush natin ito kasi gusto natin kasi pangarap natin. And keep niyo lang yun. Enjoy talaga, promise. As in, I mean, yung hard work like, sa training yan eh. Tapos yung pagdating sa stage, enjoy na lang yun. Enjoy na lang yung gagawin nito. We are proud of everyone for all of your hard work. You deserve this. And now this is the prod where you're going to shine and you give back to all the people that love you and support you during this whole year. So all you need to do is explode, have fun, and the key to success is smile! Alright? IPG! So habang pinaperform namin yung kanta ni Sir Gary V yung Christmas special sa harap niya mismo, syempre nung time na yun, mas ginanahan kami and sobrang malaking bagay para sa amin. Joshua! 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 Joshua
like that? I'm like, no, God, it sounds different. It didn't really, you just had fun with it. So that's exactly what I wanted to think. Yeah. So I was just I was watching here and I was watching my ears and like, oh my God. You dinalan nyo sa style na sarili ninyo. I don't, ayoko kasi minsan mag, may kumakanta na mga kanta ko, pero ang gusto nila, vulgarity. Kayo hindi eh. Kayo yun eh. So thank you so much. Okay, I was really blessed. Really blessed. Not to be guys in 2021. Go, go. Go get some rest. Yes, tama dyan, Joshua, katulad ng tambay ang nagpangitlo. Panahon ngayon na maraming sa atin na pinupigyan. Pasanin. Ibang klase talaga ang katigil. Grabe po tong tuwa si Sir Gary V po sa amin. And we were so shocked and overwhelmed kasi it felt like he told us that we gave justice to his songs. After the Christmas special, the kids were finally able to go home. It was also important for us that they get to rest outside of the camp after months and months of non-stop training. So we were very happy to be able to send them home finally to their families. Masasabi ko po na sobrang saya ko po kasi nagkaroon po ako ng enough time po with my family and nakapag-bond po kami. Parang naging reminder po yun na I should keep going kasi nandyan po sila palagi po na uuwian ko every Christmas. We had some time to ourselves with our family. We just got to relax or sleep all day. That's my favorite. Nakipag-bonding lang ako sa kanila. Like, nanood ng movies, kain ng kain. Kahit na maikli lang yung bakasyon namin, talagang sinulit namin yun. Ready-ready na kami pagbalik. Kasi, yun, na ready na namin yung utak namin, yung mindset namin, kung paano namin haharapin yung mga panibagong challenges. Iyak ka ni. Paiyakan mo na naman. Iyak ka dapat. Daddy. Ah, daddy na ito rin. Ikaw rin. Siyempre, ang nilook forward namin para sa bagong taon is magkaroon kami ng mas matibay pa na band. Siyempre, hindi mawawala dyan na excited na kami for our upcoming launch. Maging matibay pa kami and mas maging malalim bilang idol. Bye-bye! After our short, sweet break sa kanya-kanya naming hometown and bahay, siyempre, kailangan namin bumalik dito in our Beanie House. Pinaka nilook forward po namin for 2021 is yung debut po namin, which is yung Born to Win! So we are Born to Win! This is gonna be so worth it. Hello, BGYS! Okay. Surrounding us, hate, jealousy, crime, and violence. No, we don't need them more, no way. Yeah, I felt it, and I've been there through different faces. I've been feeling like I don't have the power in me. Okay. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.